Kalag tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhat, nanain sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magandang hapon din po, Father. Sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya, at gayon din sa biyaya ng paglilingkod na inaasahan ng Diyos na gagamitin natin para sa kapakanan ng ating kapwa. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan nating iluhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang Obispo Kaparian, mga taong humingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ang ating mga panalangin, sa managdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalatigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng pomay kapal. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Awan mo kami,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala ng iyong anak para sa aming nabuhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan ni Roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat nasubasob siya, at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig," tugon sa kanya. "Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. Tatlong araw na hindi nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. "Ananias, ano po iyong Panginoon?" tugon niya. "Pumunta ka sa kalye Matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo," sabi ng Panginoon. "Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita." Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga Hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel, at ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin." Pumunta nga si Ananias. Pumunta siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. "Kapatid na Saulo," wika niya, "pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasakasama ng mga alagad sa Damasco, pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos," wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral." Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na upol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
nananahan sa akin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudiyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain iyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya ay nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyo mga minamahal kong mga kapatid at maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, sa ating unang pagbasa, napakinggan niyo po na inilahad sa atin yung kumbaga ay pagbabagong buhay ni Saulo ng Tarso, no? Na eventually mababago yung kanyang pangalan at magiging siyang si Pablo, ano, isa sa mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo, apostol sa mga hintil. At mga minamahal ko, mga kapatid, sa lahat ng mga pagbabago ng buhay na natala sa banal na kasulatan, isa yung kay Saulo na masabi ho nating kakaiba at the best na pagbabago ng buhay. No? Bakit, mga minamahal ko, mga kapatid? Kasi kung inyo po mapapansin, yung mga ilang pagbabagong nangyayari sa buhay doon na sulat sa banal kasulatan, it's either or commonly mag-uumpisa siya sa pinakamababang sitwasyon ng buhay ng isang tao. No? Nagkakasakit, no? May kasalanan, nahuli sa pangalo niya, mga ganyan. No? Nasa mababang estado ng kanilang pamuhay. Pero itong si Saulo, mga minamahal ko, mga kapatid, kakaiba. Dahil si Saulo nandun sa rurok ng kanyang katanyagan bilang masugid na tagausig ng mga Kristiyano. At hangang-hangas pa sa kanya, ano ho, yung mga ilang mananampalataya sa pananampalatayang Hudaismo, na kumbaga pinag-uusig ang mga Kristiyano na consider noon na heretics. No? Mga minamahal ko, mga kapatid, pero sa isang sitwasyon, tayo niya po, nandun siya sa pinakataluktok ng kanyang kasikatan, pero sa isang nakasisilaw na liwanag, pinalugmok siya ng Diyos. No? Ika nga'y binasag siya ng Diyos. No? At doon sa kanyang pagkabasag, doon
Muli, binuo, paunti-unti ng Diyos. Tinawag si Saulo ng Tarso bilang maging Pablo, apostol sa mga hintil. Nagpapahayag na siya ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At mga minamahal ko mga kapatid, sa ganitong sitwasyon din, minsan pinapalalahanan din tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo bilang mananampalataya, minsan dumarating tayo, humaharap tayo sa Diyos na kumbagay nasa taluktok ng ating kasikatan, nasa taluktok ng ating kaunlaran bilang mga mananampalataya. To the point, hindi na natin nakikilala ang Diyos. Pero, darating din yung punto na pababagsakin ka niya para lamang maalala mo siya. Para muling tawagin ka niya, pabalik sa kanya. No? Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, ito yung paalala sa atin. Despite the brokenness of our humanity, it does not stop Jesus from working in us because the life we have is not merely our own human life. It is His life. Kapag binago tayo, mga minamahal kong mga kapatid, ng ating Panginoong Hesukristo mula doon sa dati nating pamumuhay, kung anumang pamumuhay iyon, patungo sa isang panibagong buhay na laan para sa Kanya, ito yung ipinapaalala niya, hindi na yung buhay na taglay-taglay natin ang dapat nating alalahanin. Bagkus, dapat isaisip natin at sa puso natin na itong buhay na taglay-taglay natin, hindi na atin. Bagkus, para na kay Kristo, para na sa iba. At ganyan lagi yung mga tinatawag ng Diyos, papalapit sa Kanya. No, asana tayo din, mga minamahal ko mga kapatid, sa tuwing tayo lumalapit kay Jesus, lalo tigit sa banal na misa, ang pagkaing nagbibigay buhay na walang hanggan, ang Kanyang laman at ang Kanyang dugo. No, mga minamahal ko mga kapatid, babasagin niya tayo sa rurok ng ating kaunlaran, pero huwag tayong mag-alala. Kasi, bibigyan niya naman tayo ng panibagong buhay. Siya mismo yung mag-aayos sa buhay nating binasag niya patungo sa buhay na laan niya para sa atin. Sa isang maayos na pamumuhay, laan para sa Kanya at para din sa iba. At pang kasunod, mga minamahal kong mga kapatid, na kaisipan ay binabahagi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa mga pagbasang ating napakinggan, lalo tigit sa buhay ni Saulo ng Tarso. Pinapaalala niya, to meet Jesus is a life-changing event. Sa tuwing nakikita at nakikilala, nakakaharap natin ang Diyos, babaguhin at babaguhin niya yung buhay natin. Bigla ang pagbabago man o paunti-unti. Ewan ko po kung sa inyo, personally ko naparanasan niyo ito. Nasa tuwing tayo dumadalo ng banal na pagdiriwang ng misa, at paglabas natin, matapos ang banal na misa, parang anong hirap kong gumawa ng masama. Di ho ba? Parang yung simpleng pagmumura, hindi mo magawa-gawa. Yung simpleng pagchichismis, di mo magawa-gawa. Bakit? Kasi alam mo, binihiyaan ka ng Diyos at nakakahiya na ikaw ay katatanggap mo pala ang kay Kristo, kakikita mo lang ang kay Kristo, gagawa ka agad ng masama. No? Minsan, ganun ang pakiramdam ho. Ewan ko kung napapakinggan, napararamdaman ho ninyo yun sa tuwing nakikibahagi at nakikiisa tayo sa banal na pagdiriwang ng misa. No? Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, tignan niyo po doon sa mabuting balita, isang kumbagay pagbabago. Yung ibinibigay ni Kristo. Na sinabi niya sa mga Hudiyo na yung pagkaing nagbibigay ng buhay, at yung inuming nagbibigay buhay, ay ang Kanyang laman at ang Kanyang dugo. No? Na, kumbaga, magbabago. Magpapanibago
biglaan man o paunti-unti sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Sana, mga minamahal ko rin mga kapatid, sana sa tuwing nakikita, nararamdaman, tinatanggap natin si Kristo sa anyo ng tinapay at alak na kanyang katawan at dugo, no? Sana din ho ay maging isang buhay ng pagbabago ang bawat pakikipagtagpo natin kay Kristo. Kagaya ng pangyayari kay Saulo, biglang pagbabago yung nangyari sa kanya. Na minsan sa kanyang buhay, naging tagausig siya ng mga Kristiyano. Pero sa katapus-tapusan, naging tagapagpahayag at tagapagpalaganap siya ng pananampalatayang dati niyang inuusig. Tayo din, mga minamahal ko mga kapatid, ano man yung ating pamumuhay sa nakaraan, no, babaguhin at babaguhin nyo ng Diyos para sa isang buhay na laan para sa Kanya at isang buhay na laan para sa ating kapwa. Kaya, sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang ng Misa, hilingin naman natin sa ating Panginoong Jesucristo ang pagbabago ng buhay na laan para sa Diyos at sa ating kapwa. Pagpalain nawa tayo ng pomay kapal ngayon at kailanman. Amen. Para sa mamagandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan. At kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ay pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nagahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa, natagpuan mo, o sana sa kalitasan, pinagpalang na paririto sa kala ng Panginoon.
Hosanna sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinis-nisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, pahayag natin ang buong lakas loob. Ama,
manangin sumasalangit ka. Sambangin ang pangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami palintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tunay na kaligtasan.
nagdalang at siya'y nabuhay. Tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia. Ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at mag-uri sa Ama. Ipangangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Sundin ating dingding, ating ipagmalaki, at tanggapin biyaya ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Magalak sa pagkabuhay si Jesus na kanyang anak. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ipinang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ang isasagawang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan naming banal na paikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pielsina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan.
bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Gambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyong pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng DMNA Blessed Oils at iba mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaaring magbenta ng mga binaspasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Capeo Osteria ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tikit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaaraw ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisan, sa HR's office o sa mga station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo ay mahendasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama,
sa Anak at Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pag-iisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng Misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.